Welcome to Heart to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, itago niyo na lang po ako sa pangalang Ana. Medyo nahihirapan na po kasi ako sa problema ko, or hindi ko nga alam kung problema nga ba ito. Anyways, may anak po akong 3 years old. May boyfriend po ako pero hindi po siya yung tatay ng anak ko. Bale, nasa healthy relationship naman po ako. Okay po yung boyfriend ko. Napaka-ideal man niya. Nasa kanya na siguro lahat ng character na hinahanap at hinahangad ng isang babaeng katulad ko. Nagkakilala po kami dati pa nung second year high school pa po ako. Kasi crush niya ako at naging secret admirer ko po siya. Nagbibigay po siya ng mga love letters sa akin at pinapabigay niya po yun sa GMRC teacher namin. Tapos after po ng mga ilang linggo, yun nga po, nalaman ko na sa kanya nga po yun galing. At kada po kasi dadaan ako sa room nila, naghihiyawan yung mga classmates niya. Tago po pala natin siya sa pangalang Chubbs. So yun nga po, naging best friend kami ni Chubbs, lalo na nung nag-college kami. Though hindi kami same school, lagi akong napunta po sa kanya. Sobra po yung gentleman. Kahit magpakalasing ako, hindi niya po ako babastusin. Tapos po hanggang sa yun nga po, nagkahiwalay na kami ng landas, naging malayo sa isa't isa. Pero hindi po kami nawala ng communications kasi nga mag-best friends po talaga kami ni Chubbs. So alam niya po na nagka-jowa ako hanggang sa nabuntis ako. Tapos nung nalaman po niyang buntis ako nung naging jowa ko, na iniwanan lang ako, si Chubbs po yung naging sandalan at hingahan ko. Para nga po siyang tatay na ng anak ko dahil sa kanya ako nag-update, pati pag magpapa-check up na ako, tinetext ko pa siya. Tapos yun po, hanggang sa nagkita ulit kami. At sa muling pagkikita nga po namin ni Chubbs, eh crush pa din niya daw po ako. Umamin na siya kasi napupunta lang daw ako sa mga maling tao. And na-willing daw siyang magpakaama sa anak ko. Almost perfect couple kami, DJ Colleen. Sobrang healthy ng relationship namin. Ang problema lang, Mama Colleen, hindi pa po siya ready na bumuo ng pamilya kahit na single mom ang pinatulan niya. Pero naiintindihan ko kasi may sakit yung daddy niya at siya din na nag-aasikaso sa bunso niyang kapatid. Kaya wala rin po siyang work. Kumbaga puno ng responsibilidad yung mga kamay niya to the point na hindi niya kayang makerry ng another responsibility. Yes po, matatawag ko pa din na ako po ay single parent. Dahil wala naman po akong nakukuhanan ng tulong sa pag-aalaga at financially para buhayin at palakihin yung anak ko. Dahil nga po, wala pa din namang kakayahan yung boyfriend ko at ayoko po siyang obligahin dahil anak ko naman po ito. Pero nahirapan na po ako kasi nga may anak ako at ang gusto ko nga po ay mag-settle down na sana. Bali, Mama Colleen, daddy na din po ang tawag sa kanya ng anak ko. Dahil 2 years old po yung baby ko nung naging kami. At yun nga po, ilang beses ko na din sinabi na magpakasal na kami, na magsama na kami. Kaso, sabi niya po, hindi pa ako ready. Wala pa akong trabaho. Paano ko kayo bubuhayin? Ano ang ipapakain ko sa inyo? Puno ako ng responsibilidad at hindi ko pa kayang humiwalay sa amin. Yun po ang sabi niya sa akin. Ni hindi na kami nagkikita,
Dahil hindi niya pwedeng iwanan yung tatay niya. Pero again, Mama Colleen, like I said po, naiintindihan kong lahat ng yon. Kaya ako po minsan yung pumupunta sa kanya. Kaso po may anak ako, hindi ko siya pwedeng unahin din. Kaya nga sabi ko nga, magpakasal na lang tayo para magsama na kami. Para wala nang ganitong problema. Kaso, again, hindi pa po daw niya kaya. Gawa nga po ng tatay niya at kapatid niya. And for the record po, marami silang magkakapatid. Kaso siya lang yung available to take care of his dad. Sinabi niya din na mas mawawalan pa siya ng time sa mga susunod pang buwan. Ako na nga dati yung laging napunta sa kanila kahit 3 hours na biyahe bago makarating sa kanya. Pero katagalan, napagod ako kasi parang ako na lang lagi yung nag-e-effort at nagsasakripisyo. Ako yung laging nag-iintindi na parang feeling ko one-sided love na lang lahat. Dumarating kami sa punto na lagi na kami nag-aaway lately. To the point na 1 week hindi kami nag-uusap na literal. Nagsasorry naman siya pero nagsasorry din ako kasi feeling ko nape-pressure ko na siya towards me at responsibilities niya. Actually, I offer help na nga Mama Colleen. Kaso hindi naman nila tinanggap kasi ayaw po talaga ng pamilya niya na magsama na kami. Wala pa daw kakayahan si Chubbs. Sabi din ni Chubbs na baka 3 to 4 years pa bago siya maging ready sa buhay may asawa. Humingi siya ng palugit. 4 years. Ano po bang tamang desisyon, Mama Colleen? Iwan ko siya at unahin na lang yung anak ko? O magstay? Kahit parang halos wala na din na kaming relasyon kasi hindi na nga po kami nagkikita at hindi na halos nag-uusap. Suntok sa buwan kahit chat, minsan na lang dahil busy nga sa tatay at kapatid niya. Kumbaga, hindi kami kasali sa priorities niya. Pinipilit ko namang intindihin kaso ewan ko ba, Mama Colleen? Bigla ako nakakaramdam ng pagod sa amin, sa relasyon namin. At hindi ko alam kung tama bang makaramdam ako ng pagod sa setup namin. Pagbigyan ko pa ba siya na mag-intay pa ako ng 4 years pa para makapag-settle down na kami together? Or tama na muna? Mag-focus na lang muna sa anak ko at siya sa tatay niya. Feeling ko, ang sama-sama kong girlfriend. Kasi napagod ako sa setup namin na LDR at walang panahon at oras sa isa't isa. Eh sabi nga, dapat mas understanding ako. Kasi nga, may sakit ang tatay niya. Hindi ko sure, Mama Colleen, kung naiintindihan mo yung gusto kong iparating o yung mga pinagsasabi ko. Hindi ko alam kung ako ba yung may problema? Kasi nagde-demand ako ng bagay na hindi pa niya kayang ibigay. Magkaiba kasi kami ng pananaw sa buhay. Kung ako ang tatanungin, sabi ko nga, kahit naman wala pa siyang work, okay lang. Kasi may business naman ako, kaya ako muna. Pero di kasi sila ganun. Napaka old-fashioned ang pamilya niya. Hindi pwede yung ganun, although nasa tamang edad na po si Chubbs. Again, sobrang okay po yung relationship namin. Hindi kami toxic towards each other. Sana po ay mabigyan mo ko ng tamang advice. Muli, ako po si Anna. At ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Pangarap mo siyang ibigin, pangarap mo siyang makasama, pero baka hindi pa talaga panahon
dahil nga sa mga priorities ninyong dalawa. Alam mo, Ana, walang masama sa hangarin mo na makasama siya habang buhay. Napakaganda pa nga kasi, alam mo yun, alam mo kung sino yung gusto mong makasama. Kumbaga sure ka na si Chubbs ang gusto kong makasama. Sure ka na si Chubbs ang gusto kong pakasalan. Sure ka na sa kanya mo nakikita yung buhay mo habang buhay. Almost perfect. Yes. Nandun na. I have the right guy. I have the ideal guy. Finally, nakita ko yung tao na talagang papahalagahan ako after my failed relationship sa ama ng anak ko. Kaya lang hindi pa pwede. Alam mo yung sinasabi nilang, you're near yet so far. Ang lapit mo na pero ang traffic talaga. Yung tanaw mo na yung building ninyo pero walang Joe, ang traffic? Parang ganun eh, yung relasyon mo sa kanya ngayon. Kasal na kasal ka na, pero yung isa hindi pa talaga. Ngayon tinanong mo ako kung sino ang may problema. Sinabi mo sa akin na feeling mo ang sama-sama ang mong girlfriend. Hindi ka masama. Yun ang gusto kong sabihin muna sa'yo. Your feelings are valid. Ano man yung nararanasan mo, valid yan. Hindi ka masama. Normal kang tao na nakakaramdam ng gusto mo siya makasama. Gusto mo na magkaroon ng tatawaging pamilya. Gusto mo na ng buong family. That is normal. Pero try mong labanan yung feeling na yan sa ngayon. Kasi habang binabasa ko yung kwento mo, dumarating sa point na nagiging irrational na tayo. Yung alam mo eh, confident ka na, again, inaiintindihan mo siya. Naglalaban yung utak mo. Gets kita. Naglalaban yung utak mo na, naiintindihan ko siya, Mama Colleen, pero kasi bakit ganito? Naiintindihan ko siya, Mama Colleen, pero kasi gulong-gulo na ako. You are torn. So try to fight yung nararamdaman mo ngayon para hindi ka maging unfair kay Chops. At hindi ka rin maging unfair sa sarili mo. May mga bagay na kailangan muna nating pahinugin bago natin kainin. Parang maasim na mangga. Uy, nangasim siya. Na kapag ka maasim na maasim yan at pinilit mong kainin, mangangasim ka talaga. Ending, hindi mo mauubos yung mangga. Sayang. So parang pag-ibig. Hayaan mo munang pahinugin. Pag hinug na, pag kinain mo, sulit. Mauubos mo. Hindi ka lugi. Ganun lang din sa buhay. Kung sigurado ka naman na si Chubbs yung lalaking makakasama mo habang buhay, if you are serious na siya na talaga, tanong mo, bibitawan mo na ba siya? Iiwan mo na ba siya? O mag-i-stay ka? Then stay. Mag-antay ka. Kung talagang siya na talaga. At habang nag-aantay ka, syempre, priority mo yung anak mo, tutukan mo yung anak mo. At i-priority mo rin yung utak mo na hindi mo dapat mapabayaan yung sarili mo para hindi mo mapabayaan yung obligasyon mo sa anak mo. Ganun lang yon. Kung ginagawa niya na priority yung tatay niya, yung kapatid niya, that is good. Okay lang yun. At least someday, di ba? Someday alam mo na yung taong kakasamahin mo habang buhay is ganitong klase ng tao. Kung paano niya mahalin, kung paano niya alagaan, kung paano niya protektahan ang kanyang pamilya. So mag-intay ka. Intindihin mo pa siya. Huwag ka na lang siguro masyadong mag-demand. Yun ang kasabay ng pag-iintay mo. Kasi baka mamaya, di ba, pag hindi ka nag-intay, binitawan mo siya, mapunta pa sa iba, edi iiyak ka na naman. Oh, no. Edi sayang na naman. Oh, tapos mag-entertain ka ng iba kasi nga gusto mo na mag-asawa. Oh, no. Bumalik ka sa goal mo. Ano ba talaga yung goal mo? Siguro dun ka magsimula. What is your goal? Is your goal magkaroon ka lang ng matatawag na pamilya na maikakasal ka para walang masabi sa kinakumari na, ah, single mom ka pa rin? Yun ba yung goal mo? O yung goal mo is makasama itong si Chubbs habang buhay kasi nga he is the ideal father and ideal man na nakikita mo yung buhay mo sa kanya na alam mo na hindi ka pababayaan pag kayo na ang magkasama.
So know your goals. Doon mo malalaman yung sagot sa tanong mo. If you are sure with your goals. Magkaiba kasi yun eh, yung parang gusto ko lang mag-asawa para hindi ako matawag na single mom, gusto ko mag-asawa para pag nag-drawing yung anak ko may tatay na. Pwede pa rin naman yun. 'Di ba? Respetuhin mo muna si Chubbs kasi nandun na tayo na you are offering na meron kang income. Nandun na tayo na may pera naman ako, pwede ko siyang buhayin. Sana all! Sabi siguro ni Kuya, ako na lang jowain mo. Para hindi na ako magtrabaho, sa'yo na lang ako aasa. Sana all. Nandun na tayo. But you know, I respect Chubbs for saying no, for declining sa offer mo. Kasi ayaw niya na maging pabigat siya sa'yo. He is the type of guy na gusto niya, pag pinasok niya ang buhay pamilya, hindi kanya pababayaan emotionally, financially, physically, lahat ng may li. Napakaganda kasi may plano siya. He is not the type of guy na tara na, buntisin na kita, bahala na bukas. Tapos maririnig ko na lang, Mama Colleen, pwede bang magpapayo kasi yung lalaking kinasama ko, binuntis lang ako, wala man lang panggatas ng anak namin. Diba ang ganda? May plano siya. Diba ang ganda na pinaghahandaan niya yung kinabukasan niya with you? Ayaw mo ba nun? Excited kang makasama siya sa kama, no? Umamin ka na. Yakap na yakap ka na, no? Yun lang yung akin. Know your goals, what really your goal is. Kung goal mo talaga na makasama itong si Chubbs habang buhay, then wait for the perfect time that he is ready. For now, ganun niya kamahal yung tatay niya para tutukan niya yung tatay niya sa ngayon. Feeling ko naman si Chubbs, gusto niya na maging perfect, ideal father, husband sa'yo, sa anak mo. Kaya lang, at least nagiging totoo lang siya na hindi pa talaga niya kaya. Mas mahirap kasi napapasukin niya yung buhay pamilya with you na unsure kung ano yung bukas. Walang plano, hindi alam kung anong mangyayari. Oo, meron kang business ngayon. Oo, kaya mo siyang buhayin ngayon. Paano naman yung role niya na gusto niyang gampanan bilang haligi ng tahanan? Huwag mong ipagdamot sa kanya yun. Dahil bilang lalaki, bilang gentleman, sabi mo nga, gusto niya siya ang mag-provide for the family. Again, 4 na taon? 4 na taon lang naman. Tagal ba? Antay ka uli. Di ba nakapag-antay ka nga since second year high school? Minahal ka pa rin niya? Feeling ko sure naman talaga si Chubbs sa'yo eh. Priorities lang talaga, hindi lang sa ngayon. Unawain mo na lang. Kung gaano mo siya kamahal, ganun mo rin intindihin ang sitwasyon niya ngayon. Siguro kaya din hindi siya nagte-text sa'yo ngayon. Siguro kaya hindi rin siya masyadong nagpaparamdam sa'yo ngayon. Sorry te, baka nape-pressure mo siya. Hindi lang siya nagsasabi na nape-pressure mo na ako. Sabay ano, pasok ng pressure, ay iba pala yun. Pressure pala yun. Diba? Baka kasi yung pagsasabi mo sa kanya na ikasal na tayo, magsama na tayo, mag-live na tayo, bubuhayin na lang kita, nape-pressure mo siya, hindi lang niya masabi sa'yo. Alam ko maganda intentions mo, alam ni Chubbs na magandang intentions mo. Pero may mga bagay na kapag kasobra na nakakarindi pakinggan. Yung explain siya ng explain, ano ba yung sinabi niyang sinabi mo dito? Hindi pa ako ready, wala pa akong trabaho, paano ko kayo bubuhayin, anong ipapakain ko sa inyo? Ang dami niya nang sinabi sa iyo pero ikaw parang nilalabas mo lang sa kabilang tenga. So baka kaya yan ang rason kaya hindi siya nagpaparamdam o nagte-text back sa iyo. Kasi yung simpleng kamusta, ang kasunod kailan tayo ikakasal. Yung iba nga ay kumusta, pautang naman. Kaya minsan hindi na nagre-reply. So baka ganun yung set up ni Chubbs ngayon. So yun lang. Now, if you don't want to lose this guy, try
to talk to him and say sorry. Sorry kung nape-pressure kita. Sorry kung parang inuobliga kita. Kasi kahit sabihin mo ate na hindi mo siya inuobliga. Sa kwento mo sa akin ngayon, ganun ang mensahe na nababasa ko. Ganun ang mensahe na natatanggap ko. Ngayon mga ka-winner kayo, ano sa tingin ninyo? Nape-pressure na ba ni Anna si Chops? So yun lang. It's either you stay or mag-cool off muna kayo. Then let's see after 4 years. Sabi nga nila kung kayo, kayo talaga. Kung destined talaga na maging kayo, kayo talaga in the end. Pero syempre, kung halimbawa lang na mapagdesisyon na ninyo na magbe-break kayo ngayon, siguraduhin mo na wala ka munang oo-ohan na iba. Kasi pag may inuohan ka na iba, magbabago ang lahat. So again, balik tayo sa goals mo. What is your goal? Kawiner yan po ang kwento ni Anna dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Ikaw, anong masasabi mo? Masama bang girlfriend si Anna? Iwan niya na ba si Chubbs? Pero yung tanong na unahin ng anak, it's not a question anymore. Lagi mong unahin ang anak mo. Laging anak ang una. Kasi yan ang meron ka ngayon. Kwento ni Anna dito po sa Heart to Heart with Mama Colleen.